Bagong ipinagmamalaki ng ating bansa ngayon, ang kamakailan lang ay kinoronahang Miss Supranational 2013 na si Mutya Johanna Datul. Pero sa likod pala ng fabulous at makinang na titulong natanggap niya, ay isang mahirap na nakaraan bago nakamtan ang korona ng tindera. Si Mutya Johanna Datul ay itinanghal na nagwaging Miss Supranational 2013 na ginanap noong ika-6 ng Setyembre sa Minsk Sports Palace sa Belarus, Eastern Europe. Ngunit ang tumatak sa kanyang pagkapanalo ay ang kanyang kakaibang kwentong buhay. Ipinanganak sa Santa Maria Isabela si Mutya. Ang payatot ka! Alagad ng batas ang kanyang ama, samantalang karaniwang may bahay ang ina. Mahirap na kalagayan sa buhay, pero gumawa talaga ng paraan si Mutya para may pambaon siya at pambili ng mga gamit sa eskwela. Nagtinda siya ng pastillas at kending sampalok noong siya'y nasa high school. Naku, habang tinititigan ko ang koronang ito, Mutya, hindi ko lubos maisip na ganun kayo kahirap dati. Pag tinitingnan ka ngayon, sosyal, mukha ka talagang reyna. Nung bata ako, as in, ma-describe ko yung buhay namin na parte kami ng pinakamahirap. Yes, sa buong mundo. Pag-araw pa ng mga like summer, pumupunta po kami ng bukid para manghuli ng salagubang para pang-dinner namin. Totoo nga! Ano ang lasa ng salagubang? Hindi ko po siya ma-explain. Napaka-exotic talaga. May time talaga na walang-wala kami. And then ang ginagawa ng father ko, nanghuli sila ng mga like insect. Alam mo yung po, grasshopper? Kinakain din po namin yun. Grasshopper? Grasshopper. Kinakain ba talaga? Apo, kinakain po. Yes, ginigisa po. Wala pa akong nakakausap na singhirap ng ganyan. May time na talaga na as in salt na lang talaga, as in na lang yung inuulam ko. As in dinadagdagan ko na lang siya ng mantika para magkalasa. Kung marami po kami magkakapatid. And then si father, although nasabi nga nila na may work si father mo, bakit ganyan yung buhay niyo? Siyempre nahihirapan din po siya. Meron yung kumbaga, hindi namin ina-expect na pagkagastusan. Yun hanggang sa loan siya ng loan, hanggang sa nabaon sa utang. Ang dami po kasi namin pangangailangan. Hindi ko po ginawang panghinaan ng loob yung kahirapan namin. Kumakain po ako like ng ulam ko ng asin. Hindi. Ang ginagawa ko, nag-i-imagine ako na mas sarap ang pagkain ko. Ini-imagine ba yun? Ini-imagine ko po siya. Oh. Na like yung mas sarap na fried chicken, lechon, yung ulam po. Kasi kung iniisip ko na asin lang to, na may halong mantika, mawawala na ako ng ganang kumain. Super lampayatot ka! Sinabi mo pa, ang tanga-tanga! Kinaiinggitan ka nga daw sa school. Ano yung pinag-iinitan ka parati? Siguro dahil maganda ka nga. Basta alam ko na mas kabubuti to sa sarili ko at wala akong naaapakan na tao. Sinong unang nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa mga beauty contest? Yung 16 years old ako. And then yung isang teacher ko, nasabi niya, sumali ka ng Miss Intrams. Ayoko talaga kasi as in before talaga Miss Corina, boyish ako. Sa pagtuntong niya sa unang taon sa kolehiyo noong 2008, siya ang napiling Miss Isabela State University. Noong 2011, nasungkit naman niya ang titulong Miss Isabela Tourism. Pero hindi siya sinuwerte na maiuwi ang korona ng Miss Isabela. Hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, hindi lang to ang masasalihan ko. Alam kong marami pa ako masasalihan. Sabi ko, ito yung para sa akin. Ito yung pangarap ko talaga. Pero ang kanyang pangarap na hanapin ang kanyang kapalaran sa napili niyang larangan, anak, ay hindi pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Nais nitong manatiling simple lang ang kanilang buhay. Natatakot po talaga siya na kapag pumunta ako dito sa Manila, tutuksuin ako at lolokohin lang kasi probinsyana ako. Pinanindigan ni Mutya ang kanyang ambisyon sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang ama. Mula sa pagiging probinsyana taong 2011, dito mismo sa istasyon ng bus na ito, ang unang pagkakataon na makatapak ng Maynila si Mutya kasama ang kanyang kuya.
Tanging 100 piso na lang ang natira sa kanilang bulsang magkapatid. Pero talagang matindi ang kanyang determinasyon para abutin ang kanyang pangarap. Kaya nakahanap pa rin sila ng paraan para makaraos sa kanilang biyahe. Wala pa kaming pamasaya papunta dito sa taong ano namin matitirahan. Then through phone lang kami nag-uusap. Sabi ko na wala po kami pamasaya papunta dyan. Sila mismo yung pumunta sa amin para sunduin po kami. Hanggang sa siya'y napabilang sa 50 opisyal na kandidata ng prestigyosong patimpalak sa pagandahan. Binibini Pilipinas Supranational 2013 is 39! Mutya Johanna Datul. Anong sabi ng tatay mo sa'yo ngayon? Kasi gulat na gulat siya. Alam mo po, first time ko narinig sa kanya na saludo na ako sa'yo. Supranational 2013 Philippines! Tinalo ng 21 taong gulang na si Mutya ang 81 iba pang kandidata sa Miss Supranational title. Nakamit niya ang corona at ang $25,000 cash prize ng katumbas nito ay mahigit 1,000,000 piso. As in lahat po, Miss Corina, ng mga candidates, sinisigaw nila, Philippines, Philippines. So nakakatouch yun ng heart kasi lahat sila sumasang-ayon. Ipinroklama rin si Mutya bilang Miss Personality at napabilang din siya sa top 10 ng talent competition. At ito ang salagubang walk na nagpanalo rin sa kanya. Ayun! Medyo talaga tumatalsik-talsik yung hips. Yes, kailangan pa. Parang feeling mo lang na lumilipad ka. Yung salagubang si lumilipad, parang nag-i-enjoy lang lagi sila. Ayun! And then, yun yung ginagawa ko. Ayun pala! Eksklusibong nakasama ng Rated K si Mutya sa kanyang pagbiyahe pabalik sa kanilang probinsya sa Isabela mula nang siya'y manalo. Ito po ang school ko, ang Santa Maria High School, at ito po ang mga teachers ko. At ito po ang aming bahay, napakasimple lang. Ito po ang aming hagdanan. Ayan. Dito po, madalas po ako nauuntog. Ayan, naubos na dahil sa lagi ako nauuntog dito. Diretso po tayo. Ayan. Papuntang kusina. Ito po ang aming lutuan. Ito po ang maliit kong kwarto. Miss na miss ko na itong higaan ko. Parang gusto ko nang matulog ulit. Sa bukid na po na ito, dito po kami nanghuhuli ng salagubang at tipaklong. At dahil dyan, meron na po kami pang-ulam para sa hapunan. At nung nanalo po ako ng Binibining Pilipinas Supranational, bumili po ako ng 2 baka para sa kabuhayan ng aking pamilya. Ano ba talagang sikreto para magtagumpay tulad mo? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sa kabila ng tagumpay bilang beauty queen, tunay na kahanga-hanga ang pagiging mapagpakumbaba ni Mutya at ang kanyang lakas ng loob na hindi sumusuko sa mga pagsubok sa ikagaganda ng buhay.